Edgar Soberano. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Kuya Boy. Papatigil ko muna si ang ating butihing mayor, Mayor Julio Cesar Jan Vergara, pati po ang ating kanyang may bahay, Ma'am Ria Vergara, sa lahat po ng City Councilor, sa ating Vice Mayor, Yoli Garcia, at sa aming pong mga kapurok, Barangay Sangitan West. Isang magandang umaga po at isang mapagpalang araw. Okay. Konsyari, ano po ang hawak po natin committee? Ang hawak po ng committee ay Health and Nutrition. Okay naman po, sa nung nagdaan 2011, kami po ay nakapag-conduct ng medical mission. Siyempre sa pagtutulungan ng mga sanggunian at ng aming kapitana at ang aming SK, lahat ng workers. Nakapag-conduct po kami ng libreng mga libreng gamot at libreng check-up, libreng tulay at saka libreng gubit po. Okay. Maraming salamat po, Konsehal Soberano. Si Konsehal Marin. Konsehal Marin, magandang umaga po. Ano po ang hawak po natin committee? Ako po ang chairman ng education, chairman ng disaster at saka violence against women and children and husband. Kamusta po yung hawak po ninyong? Nakita naman po sa documentation namin, yung mga nakapag ano kami ng paaral kami ng mga out of school youth. Sa ngayon po, yung aming daycare, mayroon kaming 35 na mga batang. Yung po ba yung mga tiga? Sangitan po. Pero meron din pong nahalong ibang barangay dahil alam daycare sa ibang barangay, tinanggap po namin. Gagraduate na po sila ngayon. March 20. Sa disaster po, naranasan naman natin yung 53. Kami po ay nakagayak lahat doon sa nangyari na yun. At sa ngayon, 2012, bumili na kami ng mga dapat namin gamitin para sa baha. Pag-rescue, no? Una, doon sa likod ng nabaho na yan, malaki po ang tubig. Sila kapitana, lubog ang bahay niya. Maraming salamat po, Konsehal Marin. Si Konsehal Magpale. Konsehal Magpale, magandang umaga po. Ano po ang hawak po ninyong committee? Pakibuksan po yung microphone. Ako sa kuga. Environmental Protection Committee. Okay, kamusta po ang hawak po ninyong committee sa inyo, Marina? Sige po, sige po. Bilang Environmental Protection Committee Chairman, ang maiulat ko po ay napakaisahan po ng buong sanggunian na gumawa kami ng basurahan na yari sa Bakal. Ito po yung garbage stand. At upang lalo pong mapabilis ay nag-share po kami o nag-ambagan na lang para saan project na basurahan na yari sa Bakal. At bawat puro po ay aming nilagyan ito. Meron po itong karatula ng nabubulok at di nabubulok. Marami po sumusunod na nag-segregate din ng basura. Dahil nga lamang po at meron pa rin mga di sumusunod. Di lang po namin malaman kung ito po ba ay sinasadya o tinatamad lang. Napag-alaman din po namin na maging ang mga sasakyan na nagdaraan ay nagsisipag-agis din ng kanilang mga basura. Sa ganito pong sitwasyon, andyan po lagi ang aming mga masisipag na eco-aid para po sinupin ang mga nakatarak na basura hanggang sa tuluyan maakot po ito ng mga truck ng basura. Sa kadahilan ng marami pong border sa aming barangay na papalit-palit, ay patuloy po ang aming pamimigay ng mga flyer o lihang paalala para sa tamang oras ng pagkatapon ng basura na segregated na. At aking pong panawagan sa aming barangay, lalo-lalo na po sa mga nanunuluyan dito, na mga border, na ito po isang paalala tungkol sa programang kalinisan sa ating barangay. At bilang pagtupad sa programang ito, ugaliin po natin na itapon ang ating mga basura sa nakatakdang lugar na nakasukot o nakasakon na last segregated. Umasa po kami sa inyong pakikisa. Okay. Hindi, meron pa. Sige.
Ngayon din po, yung ibang bakanting mga lote sa aming nasasakupan ay tinatamnan po namin ng mga halaman, gulay at mga puno. At dahil po ito ay residential lot, ang mga puno po tinatanim po namin dito ay yung puno hindi lang masyado dumatayo. Kagaya po ng papaya, bayabas, saging at yung paborito po ng barangay, yung maraming natutuluan, yung puno po ng malunggay. At meron din po kami tinatanim na ang pinaka-environmental tree, ang pinaka-malakas mag-absorb ng pollution, ito po yung tiyatawag natin Arapilis o Saresa. Ito po naman ay mga bakating, ibang mga bakating lote ito ay takapahintulutan na rin po ng mga may-ari sa kadahilanan po na maiwasan na maging tambakan po ito ng basura. At kung madilis po ang kapaligiran, iwas sakit po lalo-lalo sa mga bata. At kapag ka tayo po yung nakaiwas sa sakit, malamang tatsyak, iwas gasit po. Yun lang po. Maraming salamat po, Konsehal Magpale. Isunod po natin si Konsehal Jose Puno III. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Kaboy. Ano po ang hawak po ninyo, Kunuti? Magandang umaga po muna sa punong lungsod po natin na Mayor Jay Vergara, sa mga kasamahan ko po sa barangay, si Kapitano po, si Mayor Jolly, Vice Mayor Jolly Garcia. Kaboy, sa ano po ako, sa Youth and Sports. Okay, sa Youth and Sports, ano na po, kamusta na po, may naging proyekto na po ba si Konsehal Puno III dun sa nakalipas na isang taon? Ano po, bali pag tumutulong po ako sa SK po, sa mga paligyo po. Bukod po dun sa pagtulong po ninyo, kayo po ang may hawak ng committee ng sports, meron po ba kayong naisip na programa na para sa bukod po sa SK sa pansarili po nito? Apa? Ano po yun? Ngayon po, ngayong April po, pagpapalaro po hindi ako ng basketball. Para sa ako? Para po maiwas po yung ating mga kabataan sa Pasumang Beach po. Sige, mamaya babalikan natin. Balik ko nga muna sandali bago sa kina Teresa. Balik ko lang po kay Konsehal Buldek. Konsehal, ilan po ang Bantay Bayan? May Bantay Bayan po ba sa Sangitan? Meron po, Kuya Boy. Ilan po ang Bantay Bayan sa Sangitan? 15 po, Kuya Boy. Paano po ang duty ng mga Bantay Bayan po rin? Sa akin po, may Group A, may Group B po. Paano po ang ginagawa po ninyong? Pag-ulonis po yung Group A, bali po inahati po namin. Ilang oras po ang duty ng mga Bantay Bayan po rin? Kasi po ang pag-duty po sa oras po, kung sa alas 10. Alas 10 po ng gabi po. Ito po ba ay rumoronda sa inyong barangay? Apo. At ang gabi-gabi po eh, andun din po ako sa aming barangay. Apo. At alas 2 po. Minsan, kasi po hindi po pare-pares ang oras ang namin. Basta po kami, gumagana po lang sa aming tungkulin na rumoronda po kami. Yun. Okay, maraming salamat po. Ingat yaman, magkano po ang budget ng barangay San Juan? Pakilagyan po tayo ng mic. Ayan, pakihila po ang ating mikropono. Ang budget po ng Barangay Sangitan is 1,258,010 pesos po. Okay, saan po napupunta itong ating budget? Ito po ay nahahati po sa daycare service. Allowance po ng daycare teacher is 12,000. Health and nutrition services, allowance po ng barangay workers is 181,200. Peace and order and services, allowance po ng mga barangay tanod po is 196,800. Administrative and legislative honorario po ng sanggunian is 682,060 pesos po. Saka senior citizens, 1% of ERA is 12,580. Development project, 20% of ERA of infrastructure ng project is 251,602,000 po. Tapos SK project, 10% of general fund is 164,601. Saka calamity fund is 5% po is 82,350.
Ala pa po ba tayong pinagkukunan? May karagdagan pa po ba tayong pinagkukunan bukod po sa ira ng Barangay? Ito po yung community tax is 500,000 po, tsaka yung subsidy of other LDOs 1,000 po. So matutal po yan po lahat ang ira. Okay, maraming salamat po. Siyempre, yung kalihim ng Barangay Sangitan, kamusta po at magpakilala po tayo? Una, mabati ako na magandang umaga sa lahat ng tiyakabalatuan. Kahit ang trabaho ng sekretaryo ay marami. Sige nga po. Meron akong libro na minimaintain na listahan ng mga reklamo. Pagkatapos yung mga reklamo, magbibigay ng summons. At meron din akong libro tungkol sa pagmimiting pagpupulong ng sangguniang barangay. Nililista ko lahat ang napag-usapan. Hanggang doon lang po. Okay, maraming salamat po, sekretaryo. No? Ilan taon na si sekretaryo? Ilan taon na si sekretaryo? 80 na siguro mahigit sekretaryo. Eh. Mas na-edad na yung buwan eh. Okay, at ilan taon na si sekretaryo? I'm 84 years old. Mga bata pa. Batang bata pa. Okay, maraming salamat po. Ipapasok ko naman po kay... Ay, kasama nga po natin dito ang Cellcor, ano? May programa na po ng Cellcor. Kung may consent po kayo sa Cellcor, pwede nyo pong paratingin sa ating engineer, si Kuya Robin. Si Kuya Robin, dalawang Robin po ang ating kasama ngayon dito. Kung may concern po kayo sa Cellcor, pwede po kayo magtanong. Papasok ko na po sa isang Kuya Robin ko, na dating DILJ director.